Ang mga lupo ay mga kakaibang ibon na naninirahan sa mga rainforest ng South America at nabibilang sa mga parrot. Ang kagandahan nito ay dahil sa kombinasyon ng maliliwanag na kulay ng mga balahibo nito, maliwanag na dilaw, pulang pula, berdeng damo, royal blue at solar orange, na siyang mga pangunahing kulay para sa flight na ito. Maraming mga tao ang gumagamit ng mga lupo bilang mga alagang hayop, marahil sa kadahilanang ito. Ang ara-ararauna ay isang uri ng hayop na dapat alagaan sa natural na kapaligiran nito. Ang mga lupo ay katamtamang laki ng mga ibon, ngunit ang kanilang mga pakpak ay napakalawak at nakakaakit ng atensyon ng maraming tao kapag sila ay nakaunat. Ang mga ibong ito ay napaka-sociable, mahilig silang maglakad ng grupo-grupo at sila ang pinakamaganda sa langit. Nakatutuwang pagmasdan ng paglipad ng isang grupo ng mga lupo na tila gumuhit ng bahaghari sa kalangitan. Swan. Sa panitikan, ang swan ay ipinakita bilang isang mahalagang hayop. Ang kwento ng Ugly Duckling turned swan ay hindi ganap na totoo o hindi ganap na mali. Sa katunayan, ang mga swans ay hindi ipinanganak, habang lumalaki at umuunlad ang sisi, nagiging totem ito ng kagandahan at kagandahan. Ang kagandahan ng swan ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa amin, malinaw naman na dapat itong maging isa sa pinakamagandang hayop sa mundo. Ang tigre ng Bengal ay isang simbolo ng dignidad at lakas. Ang nilalang na ito ay may maringgal na anyong na mabibigla kahit sino. Hindi katakataka na ang tigre ang napili bilang bida sa maraming alamat tulad ng Greece, Persia at China. Ang misteryo ng kanyang mga mata ay nabibighani ng sinuman. Dahil sa genetic mutations, ilang Bengal tigre ay ipinanganak na puti. Kung ang mga tigre ay medyo maganda na at tinatanggap ng lahat ng lipunan, kapag sila ay puti ito ay higit pa. Ito ay isang mas kapansin-pansin na kulay para sa pagiging kakaiba at naiiba sa iba. Albino peacock. Ang mga balahibo na hugis pamaypay ay puti ng niebe at kaakit-akit, napaka-espesyal. Ang ibong ito ay isang tunay na supermodel, palagi siyang nagpo-pose para ipakita ang kagandahan niya sa lahat ng dumadaan sa harapan niya. Tulad ng Bengal tiger, ang albino peacock ay mas espesyal kaysa sa conventional. Hindi ito nangangahulugan na ang pabo reel sa kanyang sarili ay magiging isang maganda at kaakit-akit na hayop na matatagpuan sa maraming mga urban park bilang isang atraksyong panturista. Gayunpaman, ang katotohanan na mayroon itong ibang kulay mula sa iba ay ginagawa itong mas espesyal at kakaiba. Para sa kadahilan ng ito, ang albino peacock ay itinuturing na isa sa mga pinakakilalang hayop sa mundo. Dolphin. Ito ay kilala hindi lamang sa pagiging isa sa pinakamatalinong hayop sa buong planeta, kundi pati na rin sa kagandahan nito. Ang kagandahan ng mga dolphin ay lumampas sa kanilang magandang hitsura, ang mga tao ay palaging masaya sa mga dolphin, talagang gusto natin ang kanilang pag-iral. Sa mundong sobrang kontrolado, ang dolphin ay sumisimbolo ng kaligayahan, kalayaan at spontaneity. Kapag nakakita tayo ng dolphin, o kahit isang grupo ng mga dolphin na lumalangoy at nagsusurf sa mga alon, gaganda ang ating kalooban at titingnan natin ang lahat ng may espesyal na emosyon. Parang laging nakangiti ang dolphin. Isdang mandarin. Ang isda na ito ay tila may panloob na liwanag na ginagawa itong laging kumikinang. Ang isda na ito ay isa sa mga nilalang na pinakagustong makuha ng mga photographer sa ilalim ng dagat gamit ang kanilang lens. Sa kabila ng pagkakaroon ng sariling ilaw, ang mga mandarin na isda ay mahiyain at gustong lumitaw kapag lumalabas sila upang mag-asawa sa gabi. Sa simpleng salita, tinatawag silang mandarin dahil kahawid nila ang maalamat na Chinese dragon. Chameleon. Sa kaso ng chameleon, ang pinakakaakit-akit na bagay ay ang kakayahang magbago ng kulay depende sa mga pangyayari. Ang chameleon ay ang pinakamagandang reptilya sa mundo. Isipin na magagawa mong baguhin ang kulay ayon sa sitwasyon na gagawin kang kakaiba. Maaaring magbago ng kulay ang mga chameleon dahil mayroon silang mga pigment cell na tinatawag na chromatophores sa kanilang balat na nagpapahintulot sa kanila na makihalubilo sa kapaligiran.
Nagbabago sila ng kulay sa tuwing nais nilang maiwasan ang mga mandaragit o magbihis para sa mga ritual ng panliligaw. Ang mga kabayo ay lubos na minamahal ng lipunan at ito ay tanda ng kagandahan at kapangyarihan sa pagbili. Ito ay dahil ang mga kabayo ay napakamahal upang mapanatili at ang mga may mahusay na puhunan lamang ang kayang bilhin ang mga ito. Sa kasong ito, ang Frisian horse species ay mas kilala sa pagiging mas kaaya-aya kaysa sa karaniwang kabayo. Ang kabayong Frisian ay isang kahangahangang hayop sa isang maringil at matikas na paraan. Ganap na monochrome at napakaganda, dinadala kanila sa isang paglalakbay sa ligaw at kamanghamanghang teritoryo. Ang kabayong Frisian ay orihinal na nagmula sa Netherlands at ito ay isa sa mga pinakalumang domestic breed ng kabayo sa mundo. Ang ninuno nito, ang Carpan, na kabayo, ay nawala dahil sa overhunting ng tao noong ika-XIX siglo, at kilala bilang pinakamabangis na kabayo sa kasaysayan. Siberian Husky. Kung tinutukoy natin ang mundo ng mga aso, ang Siberian Husky ang pinakamaganda. Kinukuha niya ang premyo para sa kagandahan ay tapos na. At sila ay mga matikas na hayop ng isang puting kulay na sinamahan ng itim at asul na mga mata. Sila ay may posibilidad na mahuli ang aming pansin at ang kanilang mga imahe evokes protection, lakas at magnetism. Sa antas ng pag-uugali, sila ay napakamapagmahal at matalino. Ang crystal butterfly o scientifically na kilala bilang Greta Otto ay isa sa mga kakaiba at pinaka-espesyal na butterfly sa mundo. Ang tela ng mga pakpak nito ay transparent, maliban na ang mga gilid ay kayumanggi, kaya ang butterfly na ito sa kalaunan ay nagiging kulay ng background kung saan ito matatagpuan, halos sama-sama sa paligid. Ito ay isang kakayahan sa paghahalo ng mga ito sa mga halaman at nakakagambal ang mga mandaragit. Umaasa ako na sa impormasyong ito maaari kang matuto ng higit pa tungkol sa mga pinakakilalang magagandang hayop mula sa buong mundo. Ang pinakamaliit na ibon sa mundo, ang bee hummingbird, ay napakaliit na kung minsan ay napagkakamalan itong insekto. Ang mga bee hummingbird ay itinuturing na isa sa mga cutest na hayop sa mundo. Ang mga ito ay hindi ka panipaniwala dahil maaari silang lumipad ng paatros at baligtad at kayang talunin ang kanilang mga pakpak sa 80 beats bawat segundo. Maging ang tibok ng kanilang puso ay kaakit-akit na panuurin. Ang heart rate ng bee hummingbird, na kabilang sa pinakamabilis sa kaharian ng hayop, ay maaaring lumampas sa 1,260 beats kada minuto. Ang laki ng kanilang mga itlog ay katulad ng butil ng kape. Ang mga maliliit na ibon na may maliwanag na kulay ay may pula, kahel, dilaw, at asul na balahibo. Gumagawa ang kanilang mga pakpak ng tunog na katulad ng hagong ng bumblebee habang lumilipad sila. Ang mga bee hummingbird ay bumibisita ng hanggang 1,500 pamumulaklak araw-araw, na ginagawa silang napaka-dynamic na maliliit na critters. Ang mga Arctic Fox ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang mga makikinang na puting Amerikana na tumutulong sa paghahalo sa kanilang nagyayelong, hanging-hangin na kapaligiran. Ang pagkakaroon ng Arctic Foxes na mga carnivore ay nakasalalay sa maliliit na nilalang at sila ay may partikular na pagkahilig sa mga lemon. Ang Arctic Foxes ay natutulog sa likod ng kanilang mga buntot upang mapanatili ang init sa kanilang napakalamig na kapaligiran. Bilang karagdagan, ang Arctic Foxes ay ang tanging mga canid na may balahibo sa talampakan ng kanilang mga paa, na maaaring makatulong na ipaliwanag kung bakit hindi sila nagsisimulang manginig hanggang sa bumaba ang temperatura sa ibaba -94 degrees Fahrenheit. Ang mga pulang panda ay mas higanti kaysa sa mga domestic na pusa at ginugugol ang karamihan ng kanilang oras sa mga puno. Ang mga kaibig-ibig at malabo na mga critter na ito ay kilala sa pagyakap sa kanilang mga buntot sa buong taglamig upang manatiling mainit. Karamihan sa kanila ay naninirahan sa Eastern Himalayas. Sa kasamaang palad, ang mga pulang panda ay nasa malubhang panganib ng pagkalipol. Kumokonsumo lamang sila ng kawayan, tulad ng mga higanteng panda, at ang pagkasira ng tirahan ay nagdulot ng matinding pagbaba ng populasyon. Gayunpaman, ang ilang mga zoo ay naging matagumpay sa pagpaparami ng mga pulang panda.
Pinangangasiwaan ng Rotterdam Zoo ang pandaigdigang Red Panda Studbok sa Netherlands. Ang pamilyang Aeliridae ay mayroon lamang silang mga nabubuhay na miyembro. Ang mga weasel ay isang pamilya na kinabibilangan ng mga sea otter na katutubong sa baybayin ng North Pacific Ocean. Karaniwang kaalaman na lumulutang sila sa kanilang mga likod sa ibabaw ng tubig, paminsan-minsan sa mga kelp at seaweed grows. Inaalagaan nila ang kanilang mga anak, kumakain, natutulog, at kahit na magkayakap habang nasa ganitong posture. Ang mga sea otter ay karaniwang tumitimbang sa pagitan ng 60-70 pounds at may habang buhay na hanggang 23 taon. Ang mga sea otter ay dating mabigat na hinahabol para sa kanilang balahibo na sila ay nasa bingit ng pagkalipol. Ang isa pang nakakaintriga na katangian ng mga sea otter ay ang pag-imbak ng kanilang mga paboritong bato sa isang couch na ginagamit nila sa pag-crack ng iba't ibang bukas na uri ng shellfish. Katulad ng pag-uugali ng mga tuta, napagmasdan din silang naglalaro ng mga laruan sa mga pulungan at mga gawang bahay na laruan sa ligaw. Ang isa sa mga cutest sociable na hayop sa mundo, ang mga meerkat, ay mga maliliit na mambusas na endemic sa Southern Africa. Mayroon silang kakaibang instinct para mabuhay at nakatira sa malalaking banda na hanggang 30 katao. Upang mabantayan ang mga mandaragit, inutusan nito ang isa o higit pang mga meerkat sa isang grupo na tumayo o umupo sa kanilang mga hulihan na paa sa labas ng kanilang kuweba. Dahil dito, nagkakaroon sila ng kilalang saloobin na nakikita sa mga zoo sa buong mundo. Bagaman, para sa karamihan ng mga tao, ito ay kaakit-akit lamang na pag-uugali sa halip na isang likas na hilig sa kaligtasan. Sila ay patuloy na mapagbantay para sa mga mapangahas na ibon at iba pang mga panganib. Kasama sa pamilyang Trogon ang mga masiglang ibon na kilala bilang mga Quetzal. Ang limang species na bumubuo sa genus na Ferumacris ay matatagpuan lamang sa Neotropics at maaaring matagpuan sa mga lugar na may kakahuyan, partikular sa mga mas basa at mas mataas. Ang Mexico at isang maliit na bahagi ng katimugang Estados Unidos ay tahanan lamang ng isang katutubong ibon, ang Eared Quetzal, Optolotus niezinens. Itinuring ng ilang sinaunang lipunan tulad ng mga lipunan ng Mayan at Aztec ng Central at South America na isang sagradong ibon ang ibong Quetzal bilang mga royalty at isinusuot ng mga pari ang mga balahibo nito sa mga seremonya. Naniniwala sila na ang ibon ay isang ibon na kumakatawan sa kayamanan at kapangyarihan. Ayon sa marami, ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamagandang ibon sa mundo. Ang mga male Quetzal ay may kambal na balahibo sa buntot na maaaring lumaki ng hanggang 1 metro ang haba sa panahon ng pag-aasawa. Bagamat ang mga babae ay kulang sa mahahabang trend, ibinabahagi nila ang kamangha-manghang asul, berde, at pulang kulay ng kanilang mga kapareha. Ang mga kasosyo sa Quetzal ay inukit ang kanilang mga pugad sa mga bulok na tuod o mga puno gamit ang kanilang makapangyarihang mga tuka. Sa paligid ng 3 linggong gulang, ang mga batang Quetzal ay may kakayahang lumipad.